May kwento ho ng isang nanay na may dalahong pasalubong. Yung pasalubong ho yun ng nanay ay isang mansanas ho. Pasalubong para sa kanyang dalawang anak na lalaki. At yung ginawa ng nanay ay ibinigay ho yung iisang mansanas sa nakakatandang kapatid. At merong paalala yung nanay sa nakakatandang kapatid. Sabi nung nanay sa kanyang anak, sabi niya, "Kuya, pasensya na at isang mansanas lang yung pasalubong ko sa inyo. Paghatian niyo na lang ni Bunso yung itong mansanas. At Kuya, palala, hating kapatid." Tumahimik ko yung nakakatandang anak, nag-isip ho, at maya-maya lang ay nagtanong ho sa kanyang nanay. Sa tanong ng bata, "Nay, ano po yung ibig sabihin ng hating kapatid?" At sagot ng nanay sa kanyang anak, "Anak, ang ibig sabihin ng hating kapatid, kapag hinati mo yung isang bagay, kapag hinati mo yung mansanas na yan, at kapag hindi pantay yung pagkahati mo, ibigay mo ang mas malaking hati sa kapatid mo na mas nangangailangan." At tumahimik ulit yung kuya, nag-isip, at maya-maya lang ay binigay ho niya yung isang mansanas sa kapatid niya, sa bunso. At sabi niya sa bunso, "Bunso, ikaw na yung maghati. At paalala lang, bunso, hating kapatid." Minsan ho, ganun din ho tayo. May mga tao na gusto ho, sa kanila yung mas malaking parte, mas magandang bagay, mas mahal marahil, o gusto yung mas angat kesa sa iba. Alam nyo ho, nakakalungkot minsan, no? O ilang beses na rin ho akong napagsabihan, no? Nung kaibigan ko, na yung sa pamilya nila, nag-aaway-away o nagkakatampuhan dahil hindi ho magkasundo sa hatian ng ari-arian na minamana nila. Diba? Kasi may mga taong mas gusto, mas angat kaysa sa iba, mas maganda o mas malaking parte dapat yung nakukuha nila. Kahit na nga ho, sa mga apostoles ay ganun din ho yung nangyari. Kung maalala nyo ho yung ebanghelyo kahapon, nagtanong ho si Pedro, "Lord, sumusunod kami sa inyo. Ano naman yung mapapala namin sa pagsunod sa inyo?" Gusto ka agad malaman kung ano yung makukuha. At ngayong araw, narinig naman ho natin, no? Nagdiskarte ho si Santiago at si San Juan, no? Bumulong sa ating Panginoon na sana sa kaharian niya, yung isa sa kanila iupo sa kanan at yung isa ay upo sa kaliwa. Kaya ang ating Panginoon ay nagpaalala sa kanila na yung inaakala nila na makukuha nila ay salungat ho sa kanyang imbitasyon sa pagsunod sa kanya. Dahil yung imbitasyon ho ng ating Panginoon sa mga sumusunod sa kanya ay yung tinatawag na kenosis, emptying, o di kay condescension. "Though he was in the form of God, Jesus did not deem equality with God something to be grasped at." Condescension. Yun po yung paalala. Yun po yung imbitasyon ng ating Panginoon sa kanyang mga tagasunod. Yung imbitasyon ho sa atin. At alam mo natin, di ho yan madali, di ho ba? Bakit ho hindi madali? Dahil yung puso ho natin, ang puso ng tao ay maligalig ho. Maraming gusto yung puso ho natin. Maliban sa self-preservation, ang daming wants, ang daming gusto. Na sinasabi nga na yung puso ho natin ay parang tigre daw yan. Kapag nakita yung gusto, gusto ka agad sunggaman. Pinaka ang gusto palagi ng ating puso. Kaya maligalig. Maligalig. Bakit ho?
Kasi may mga gusto ho yung puso natin na hindi naman ho para sa Kanya o di niya kaagad makukuha. Ganon talaga yung puso ho natin. Maligalig. At sinasabi ho ni San Agustin na yung gamot ho sa puso ho natin na maligalig ay yung kapanatagan o kapahingahan na ibinibigay ng Diyos sa atin, ng ating Panginoong Jesus. Lord, my heart is restless until they rests in you. God suffices. Sapat ho ang Diyos para sa atin. At ang Diyos ho, yung tanging makakapuno sa atin, sa puso ho natin. Sabi nga ho ni Saint Therese of Avila, "He who possesses God lacks nothing. God alone suffices." At itong yung dahilan kung bakit kailangan ho natin ng reliyon. Minsan yung mga tao ayaw ho ng reliyon. Pero ito yung dahilan kung bakit kailangan natin ng reliyon. "For nothing will satisfy man except God." Marami ho tayong minimiti sa buhay. Siguro ho, nandito tayo ngayon, dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag, sa harap ho ng ating Inan Maria. Apo, bakit? Dahil din ho, meron ho tayong minimiti sa buhay. Meron ho tayong pinagdadasal para ho sa ating sarili. Pero paalala lang ho, naisin ho muna natin ang Diyos. "And God's grace will flow abundantly on us, and God's grace will flow abundantly on others through us, and we will be at peace." Kaya siguro, paminsan-minsan ay maganda din ho yung pinapaalalahanan din ho tayo ng Diyos Ama. Na marahil ay sinasabi sa atin, "Anak, marami naman akong grasya para sa iyo." Hating kapatid, kahit papano, magbigay o pagbigyan yung nangangailangan at wag lang sarili. Anak, hating kapatid, we all stand.